Yun mga kasheka, meron na naman tayong bagong yan box, mga effects or mga gamit gawa ng Philips, Philips Hue. So, ito yung LED strip nila. So maglalagay na naman tayo ng pailaw sa ating setup. Tsaka itong Hue bridge. Yun, nakikita nyo. Hue bridge. Ito yung heart ng pagkocontrol ng mga ilaw ng mga Philips Hue. So unbox natin ito ngayon. Ang mga ito. Meron pang isang parating pero ang tagal eh. So simulan natin yung pag-unbox. Yan, unbox muna natin yung Hue bridge. Ayan. Yan yung laman guys. So dito may manual as usual. So ito yung Hue bridge. Ayan. Ayan natin sa plastic. Ayan, may Philips na pangalan. Ayan. Tapos may mga indicator dito. May LAN na saksakan. Tsaka yung adapter nyo. Tapos dito. Ayan, dito yung LAN cable. Yung adapter. So, yan lang yung laman ng karton guys. Tsaka may yan. So wala naman siya masyadong ano, kasi hindi gagawin dito, isasaksak lang naman to sa LAN. Tapos pag napa-under na, i-connect lang yung laptop mo or yung mga cellphone para mag-control na ito. So, try natin kung gumagana. Saksak natin. Ayan, saksak natin dito. Ayan, umiilaw siya guys. So, ibig sabihin buhay ito. Yung LAN dito natin yung lalagay dito. Try natin sa ano, meron pa akong isang LAN dito na nakakonect talaga sa internet. So yun guys, nakakabit na siya sa wifi namin dito sa ano, sa Hogor. So ngayon magda-download ka ng app Philips Hue kung sa Android Google Play ka. Tapos yun, madedetect nyo na yun dapat. Patulad nito. Yan. Nadetect nyo na. So, dapat na nakakonect kayo sa same wifi. Yan o. Nadetect nyo na naman yun. Hue bridge. So, yun. Pwede ka na mag-setup na. Yan. Tapos, pindutin mo daw yung bilog. Top. Ayan, so ito nyo, nakapag-connect siya. I-click mo lang yung update. So, nag-install na siya. So check natin. Tayo natin matapos yung update.
So yun guys, natapos na yung update niya. So makita, hindi lang kasi clear dito. Yan, done na daw. Tapos yan, done. So i-click na natin po. So, tapos accept lang. So nakikita niya dito, wala pang nakakonect dun sa U-Bridge. So, pero basically, nakasetup na tong phone natin tsaka yung U-Bridge. Nakita natin gumagana talaga ito kasi nade-detect siya. Minsan kasi ano, hindi siya nade-detect yun yung defect. Alam, tapos kailangan natin papalitan yung pagganan. Yan. So pwede ka mag-add ng light dito. So mamaya, papakita natin pagka i-demo natin yung ano natin, yung isang dinilipan natin dito yung use yung shape type. So i-unbox din natin to after nito, so next na video. So papakita natin kung paano mangyari dito sa LED strip gamit yung U-Bridge. Yun, kita-kits tayo sa next na video guys.